Kidlat News Updates. Upo si Cesar Sorian kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Walang naitalang malaking pinsala kasunod ng magnitude 6.3 na lindol sa Calatagan, Batangas, Huwebes ng umaga, June 15. Ayon kay Calatagan Mayor Peter Oliver Palacio, bagamat ang kanilang bayan ang epicenter ng pagyanig, wala namang malubhang pinsala mula rito. Sa assessment ng Calatagan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ilang gusali lamang ang nakitaan ng minor damages pero ligtas naman itong gamitin. Samantala, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 34 aftershocks matapos ang magnitude 6.3 na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, umaabot ng 1.4 hanggang 3.1 ang ilan sa mga aftershock. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PROBARM sa ambush sa Barangay Poblacion Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, na ikinasawi ng 2 pulis at ikinasugat ng 4 na iba pa. Personal din na binisita ni PROBARM Director Police Brigadier General Alan Nobleza ang pinangyarihan ng pananambang at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Tiniyak din ito na mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng mga biktima. Inilagay na sa heightened alert ang buong puwersa ng pulis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mararanasan sa June 21 ang pinakamahabang araw at pinakamaikling gabi sa Metro Manila ngayong taon. Sa panayam ng Inquirer.net, sinabi ni Pag-asa Astronomical Observation and Time Service Unit Chief Mario Raimundo na hudyat ito ng June Solstice o kilala bilang Summer Solstice. Ipinaliwanag ni Raimundo na sa Metro Manila ay mararanasan ang 13-hour daytime, bagamat magbabago ito at maaring mas mahaba sa ibang panig ng bansa, gaya sa Baguio at Batanes. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.